Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabarkas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW sa mampanig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Ito na mga dabarkas ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Ang talunin si Pacquiao ay naging madilim na parte ng aking buhay. Ito po ang sinabi ni Timothy Bradley. Sa isang article po dito sa ringtv.com, na kung saan nagkaroon po ng question and answer portion, ito pong batikang boxing commentator na si Max Kellerman at ito pong si Timothy Bradley. Natanong po ni Max Kellerman itong si Timothy Bradley kung pwede pag-usapan yung mga frustration niya sa pagkakapanalo ni Bradley doon po sa biggest fight of his life, yung unang panalo niya po doon sa laban kay Pacquiao at doon sa hindi pagtanggap ng tamang recognition doon sa pagkakapanalo. Ito po ang naging pahayag ni Timothy Bradley. Ang talunin si Pacquiao ay maituturing na turning point kung sino talaga si Timothy Bradley. Pero sa halip, naging isang madilim na parte ng kanyang buhay. Yung mga pambubuh doon sa laban ay nauwi sa matinding galit o pagkasuklam at ang pagkagalit nauwi daw sa death threat. Dagdag pa ni Timothy Bradley na sapat na ang ginawa niya para talunin si Pacquiao. Pero lahat daw ay naandoon to prove na hindi sapat ang ginawa niya para talunin si Manny Pacquiao. Nabanggit din po ni Timothy Bradley na yung unang laban nila ni Manny Pacquiao na supposed to be his night pero nagresulta daw ito hindi lamang sa pagkatalo ng isang boxing icon kundi parang lumalabas pa na dinaya pa niya si Manny Pacquiao. Noong lumabas daw ang desisyon pagkatapos ng laban nila ni Manny Pacquiao, yun pong 12 round title fight, hindi niya daw natanggap ang credit na deserve niya. Nag-training daw siya ng mabuti para sa pinakamalaking laban sa kanyang boxing career para mapatunayan sa mundo na kaya niyang talunin si Manny Pacquiao. Ayon pa rin kay Timothy Bradley, lahat ay nasyak. Walang nakarealize na ginawa niyang lahat ng kanyang plano doon sa laban. Wala ni isa nagbigay ng acknowledgement sa kanyang accomplishment. Although alam niya na nanalo siya doon sa laban at muli gusto niya patunayan sa mundo kung sino si Timothy Bradley. Dahil po sa mga gusot na ito, nabanggit po ni Timothy Bradley na doon po sana sa pangalawang laban, doon niyo po gustong isettle ang lahat. Ito pong mga agam-agam ng mga boxing fans doon po sa pagkakapanalo niya sa unang laban. Pero sa kasamang palad po, dito po sa pangalawa at pangatlong laban, natalo po siya ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At ito naman po ang aking komento or opinion. Kung totoo po na itong si Timothy Bradley ay nakaranas ng pagkasuklam, o yung po sinasabi niyang death threats na hindi nang alam kung kanino nang galing, ito po ay nakakalungkot doon po sa side niya. Dahil po itong si Timothy Bradley ay isa rin pong taong katulad natin at mayroon din po siyang pamilya. Ang hindi po kasi matanggap ng mga boxing fans ay ito pong sinasabi ni Timothy Bradley na tinalo niya ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kitang-kita po kasi doon sa laban na lumalamang po sa puntos itong si Manny Pacquiao. Pero nung sabihin na po ang desisyon, nagulat po ang mga manonood. Ayon po sa mga boxing aficionados, mga commentator, ito raw po ay mako-considered na worst decision in the boxing history. Naandun po nanonood itong kapwa American ni Timothy Bradley na si Evander Holyfield na kahit siya sinabi niya na ang laban na yon ang nanalo ay itong ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So kung ito pong pagkakapanalo ni Timothy Bradley ay naging madilim na parte ng kanyang buhay, wala na po tayong magagawa doon. Nangyari na po yon. Nakakalungkot din pong isipin na na-experience niya yung ganong pangyayari dito po sa larangan ng sports, in particular na po rito sa boxing, dahil hindi po talaga iyon ang hangad ng sports ng boxing. Sa akin pong opinyon, maaari po na ito ang dahilan kung bakit medyo asar or banas itong si Timothy Bradley dito sa ating pambansang kamo dahil po sa pangyayaring ito, na kung saan madalas po magbigay ng pahayag itong si Timothy Bradley na kontra o hindi masyadong pabor dito sa ating pambansang kamo. Iyon po ay opinion niya at nirerespeto po natin yon. So yun lang po mga Dabarkads ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan niyo po itong video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.